Ang topic natin ngayon ay ni-request ng ating kaibigan at kasubaybay na si Vince Yulap. At ang kanyang request ay tungkol sa update ng Brahmos Missiles, kung kailan ito darating, at ang request din ni Sport Life tungkol sa helicopters na inooper ng India. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. At gaya sa request ni Vince Yulap, at marami ring mga kababayan natin ang nagtatanong kung kailan ba may deliver ang Brahmos missile sa Pilipinas. Nung una kasi, ayon sa Indian Defense Minister, na sa December daw nung nakaraang taon ang schedule sa delivery ng Brahmos missiles para sa Pilipinas. Ngunit nagkaroon ito ng delay, siguro may tinatapos pa ng kaunti kaya hindi ito umabot sa December. At ayon naman sa pinakabagong update nung nakaraang linggo, ito ay pahayag ni National Security Council spokesperson Jonathan Malaya na bago matapos ang first quarter of 2024 ay may deliver na ang Brahmos missiles. Ang ibig sabihin nito na ngayong buwan sa February, darating ang ground system. Ito yung unang may deliver at susunod na mismo ang missiles sa buwan sa Marso o sa susunod na buwan. Tatlong bateres na coastline defense system ang darating ngayong Marso. Magdadalawang taon na mula nung napipirmahan ang kontrata noong January 2022 para sa pag-acquire ng Brahmos missiles sa halaga ng $370 million o katumbas ito halos sa 30 billion piso. Ayon sa ilang mga eksperto na ang Brahmos missile system ay hindi sapat, ayon sa manual ng Brahmos cruise missile system, ito ay nakapagbigay sa Armed Forces of the Philippines na tinatawag na Anti-Access Area Denied Capabilities Against Enemy Naval Platforms. Subalit, ang pagkaroon ng Brahmos Cross Missile System ay hindi game changer, kundi ang tinatawag na operational design and the strategic vision na siyang mag-inform ang pinakamahalaga. At ang ibig sabihin nito na ang Brahmos Missile System is only a piece of country's biggest defense puzzle. Ito ay ayon sa ilang mga eksperto dahil ang mangyayari kasi ay ganito, ang China lahat ng kanilang mga overall capabilities gaya ng mga air defense missiles at mga naval defense missiles ay kanila itong i-deploy sa South China Sea at kapag ang Brahmos missiles ay ilalance na or titira na mula sa Armed Forces of the Philippine Platforms ay ma-intercept ito sa ire pa lang dahil sa dami ng mga air defense missiles ng China at iba pang mga naval defense. Kaya masayang lang ang bilyon na halaga ng missiles pag na-intercept ito ng China. Kaya nagdepende yan sa Armed Forces of the Philippines at kanilang pag-aralan kung paano gamitin ang Brahmos missile na hindi kayang ma-intercept ng China. Kaya matinding defense planning ang kakailangan nito o kailangan ng Pilipinas na higit pa sa Brahmos missiles. Ayon sa company website na siyang gumagawa ng Brahmos supersonic cruise missiles, ay mayroon itong dalawa na stage. Ang una ay ang propellant engine na nagbigay ng missile sa supersonic speed at ang isang stage naman ay ang liquid ramjet na nakapagbigay ng speed na abot sa Mach 3. Ayon pa sa website na ang Brahmos ay may range na abot hanggang 290 kilometers with supersonic speeds na pwede itong ilalance mula sa lupa, sa barko, sa mga fighter aircraft at ang Philippine Marine Corps Coastal Defense Regiment ang siyang mag-operate nito. Ngayon punta naman tayo sa request ni Sport Life tungkol sa offer ng India ng mga helicopters. Ang India ay nag-o-offer ng 7 na mga helicopters para mapahusay ang Philippine Coast Guard Rescue and Humanitarian Capabilities. Ang hakbang na ito ay naglalayon na mapatibay ang bilateral relation and boosting capabilities ng Philippine Coast Guard. Ang India ay nag-o-offer ng 7 na mga helicopters na gagamitin sa Pilipinas para sa mga rescue at humanitarian efforts, lalo na sa panahon ng sakuna. Ang deal na ito ay tinatalakay ng dalawang panig. Ang offer ay tinatalakay sa panahon ng courtesy call sa pagitan ni President Bongbong Marcos at ni Indian Ambassador to the Philippines Shambho Kumaran noong nakarang linggo. Ayon sa ilang mamahayag o ayon sa press release na binigyan ni President Bongbong Marcos
ng importansya ang pagpatibay ng kakayahan lalo na sa Philippine Coast Guard in terms of search and rescue na kung saan ito ang primary consideration. Ayon kay Indian Ambassador Kumaran na ang 7 na helicopters ay ito ay sadyang ginawa para sa Indian Navy at Indian Coast Guard at pwede nito at kaya nitong magdala ng maraming tao at kargamento. Sa ngayon, hindi pa binanggit kung magkano ang babayaran ng Pilipinas para sa 7 na helicopters. Hindi ito binigay na libre ng India. Japan lang yata ang nagbibigay ng libre na mga second-hand helicopters. At pwede rin itong magamit hindi lang sa search and rescue kundi sa maraming mga active security operation. Hanggang sa susunod, maraming salamat.